Nagbabalik po ang pambansang almusal. Isa ang Cebu City sa lubos na naapektuhan ng pandemya. Matapos ang mahigit isang taon simula nang dumating ang virus sa ating bansa, kumusta na kaya ang ating mga kababayan doon sa lugar? Yan ang ating aalamin kasama si Raymard Gutierrez live. Raymard? Salamat, PB. Nandito tayo ngayon sa Cebu at kinakamusta natin ang kalagayan ng ilan sa ating mga kababayang Cebuano. Sa ating pagdating noong nakaraang linggo, unang sumalubong sa atin ang mga kalyeng kakaunting tao at saradong establishmento. At ang iba pa ay may barikada. Ito raw ay dahil nagpapatupad ng barangay-wide lockdown ang ilang mga barangay. Kagaya nga ng barangay Guadalupe na isa sa pinakamalaking barangay sa Cebu. Ang lockdown na ito ay para mapigilan ang paglabas kung wala namang importanteng gagawin para din naman maiwasan ang pagkalat ng virus. Ayon sa mga nakausap natin na residente, mas kumanda raw ang buhay sa mga panahong ito. Narito ang panayam sa isa nating mga nakausap. Sa lockdown, yung Cebu, hirap-hirap talaga. Kasi yung mga tao na stop sa trabaho, iba meron trabaho pero skeletal. Kahapon naman Lunes ay nailunsad na ang third telco dito sa ating bansa. Ang dito kung saan inisyal na binuksan ito sa Cebu kasama ang mga bayan ng Karkar, Konsolasyon, Danau, Liloan, Mandawi, Minglalilia, Naga, Talisay, San Fernando at dito sa Cebu City. Naging maganda naman ang paglunsad dito dahil nga sa initial na promo sa halagang 199 pesos e meron ka ng high-speed internet service na pumapalo mula 24 hanggang 27 megabytes per second. Only call and text sa kaparehas mong nakadito network. Ngunit ang nirereklamo ng iilan ay bakit lamang daw sa 5G phones mas gumaganda ang serbisyo. E sa 4G daw ay hindi daw ganun kaganda. Ang huli naman ay magbibigay tayo ng update ukol sa vaccine rollout dito sa probinsya. Sinimulan ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa Vicente Soto Medical Center na isa sa pinakamalaking ospital dito sa probinsya kung saan unang binakunahan ang medical chief ng Vicente Soto na si Dr. Gerardo Aquino Jr. At anya, wala raw dapat ikatakot ang lahat sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Sumunod naman sa nabakunahan si Dr. Juanito Tiu, Hospital Chief naman ng St. Anthony Mother and Child Hospital at Dr. Pythagoras Zerna ng Everly Child Sanitarium. At syempre ang IATF Visayas Chief Implementer na si Retired General Feliciano. Alam nyo, sabi rin ni Dr. Aquino, ang initial lamang na nagpalistang healthcare workers na gustong magpabakuna ng Sinovac ay 768. Ngunit nung nasimula na ito ay mas dumami at naging 1,245 ang estimated ngayon na healthcare personnels na nagpalista ng Sinovac. Okay, PB, yan lamang ang ilan sa updates mula sa Cebu para sa Eagle News. Raymard Gutierrez, we live in interesting times. Maraming salamat sa iyo, Raymard. At kukuha pa kami ng maraming updates sa iyo ukol dyan sa vaccination rollout na isinasagawa sa Cebu. Ingat kayo dyan.